Okay. Close na kayo. Ikaw, baka sabihin mo feeling close siya pag umuha. Ang hirap nga naman mag-close. Pero, close ba sa'yo ngayon, si GM? Ate Vice, ngayon close na kami. Dati hindi talaga kami close eh. Nung mga pangalawang linggo na hindi pa rin kami close. Dahil? Medyo mahirap siya i-close eh. Kasi every time na dadating ako sa set, syempre mag-hi, hello, ganun. Hanggang dun lang kami. Ano mo gusto mo? May welcome ka? Hi, hello, welcome. How are you? I'm fine. Thank you. Hindi, Ate Vice. Yung kumbaga, mag-uusap-usap kayo, ganyan-ganyan. So, siguro mga, pag may taping kami, kakausapin ko siya, kamusta ka? Ganun. Tapos, hindi niya ako intindihin. Ganun lang. So, sabi ko, ay, hindi ako pinapansin ni Kia. Parang ganun. Ni Kia? Tapos, gusto kayo, hindi ako pinapansin ni Kia. Baka wala kang barya, Kia. Pati mo siya pinapansin, JM? Hindi pinapansin. So, meron po nangyari isang beses na nag-high na ako sa kanya, tapos hindi ko na lang siya pinansin buong araw hanggang siguro mga 5 PM. Tandang-tanda ako kasi yun yung unang beses na siya yung unang pumansin sa akin. Sabi niya sa akin, ba't di mo pinapansin? Ganun. Sobrang imbento yan. Oh, talaga? Ah, talaga? Pero yun, Ate Vice, simula nun siguro, napansin niya siguro na hindi na lang ako umiimik kapag di rin siya umiimik. So after nun, medyo naging close naman kami. Hindi ka ba machika sa ano, sa iyong leading lady? Hindi. Hindi ka machika? Mahirap. Dahil, ano mahirap? Mahirap ka mag-open up o... Takot ako magkamali eh, parang... Or... Effective ba? Bakit ka takot magkamali? Hindi ko alam. Parang ever since din. Kasi may pagkatorpe ako eh. Baka naman nasupladahan ka din kay Barbie dati. Hindi ka ba na parang kaya ka aloof kasi parang yung personality niya medyo malakas, ganun? Hindi, kasi pag nasa set lang, ano, parang mas gusto kong... Hindi, iniisip ko rin na baka nagko-concentrate ka sa role mo or ano. And... Tsaka ano, lagi niyang tulog kasi, kaya hindi kita siguro napapansin. Oo, lagi po siya tulog. So kami sa tent. Pag... Eh, siraulo ka. Gusto mong pansinin ka ng tulog, Barbie? Ugali ng mga babae yan, ang hilig niyong makipag-away sa jowang tulog, sa lalaking tulog. Diba yung magtete... Ba't di ka sumasagot? Nasaan ka? Ba't di ka naman nagre-reply? Eh, tulog. Totoo yan. Pag sinabing, eh, natutulog ako. Hindi ka nang nagre-reply. Bakit ganon? Issue sa inyo ang pagtulog ng mga lalaki, no? Siguro kasi, Ate Vice, yung mga babae, parang gustong-gusto nila na nilalambing sila. Parang ganun. Eh, ba't di ko jumawa ng pusa? So, gusto mo nilalambing ka ni JM? Ay. So, ngayon, gano'n na kayo ka-close? Balita ko, nanghahawakan na raw ng kilikili. Talaga. Hinahawakan mo kilikili niya? Paganda lang. Bakit? Anong meron sa kilikili? Maganda ba kilikili ni Barbie? Oh, maputi. Hindi niya naman nakita at kinahawakan niya lang naman, Ate Vice. Oy, kaya mong manghawak ng hindi nakikita? Kinapamula. Hindi ka naman na-off pag hinahawakan niya yung kilikili mo? Hindi po kasi ako sanay na may humawak sa kilikili ko, pero ganun po talaga siya. Hindi lang naman po kilikili ko yung hinahawak. Hinahawakan niya. Ganun yung mga lalaki, hindi lang isa. Alam ko ba hindi kita pinapansin? Ano pala nahawakan ko? Yun yung masakit. Never mo siya kinausap, pero kung ano-ano na hinahawakan mo sa kanya. Naayaw niya sana, pero eh, ganun ka eh. Sige. Sige. So bukod sa kilikili, ano po yung mga nabanggit mo kaninang ibang bahagi ng mong nahawakan niya? Ano po, sa mukha. Madalas sa mukha, pero minsan hindi na yung palambing talaga. Pakaltok na. Baka ganun na kayo ka-close. Oo, ganun. Ganun kami ka-close. Gandang gabi ka, pamilya! Gandang gabi, yes! Magandang gabi at magandang maganda tayong lahat!